Welcome back to another vlog! Gandang araw Pilipinas and Namaste India! Today's video ay pag-uusapan natin guys ang pinaka-trending na usapin tungkol dito sa ito. Ito guys, ito. Nakikita nyo guys, in this picture makikita nyo dami nilang nilalagay. Meron dito sa noo, meron dito sa eyebrows, and meron sa mata. And meron dito, tsaka dito pa na nilalagay. So ngayong araw guys ay tatalakayin natin at ikikwento ko din sa inyo kung ano ang mga ibig sabihin ng mga nakalagay na yan sa mukha ng mga baby. Papaalam ko sa inyo isa-isa kung ano bang mga ibig sabihin yan kasi gumawa ako ng investigation. Charis lang. Nag-investigate ako guys kasi naalala nyo si Gaurav. Di ba nanganak na yung asawa niya, then pinakita niya sa akin yung baby. Then tinanong ko siya, curious ako, sabi ko, so totoo pala talaga na nilalagay yan sa mukha ng baby kapag kakapanganak pa lang. Naging viral din ito guys sa social media kasi parang ginawang katatawanan yung mukha ng mga baby dito sa India. Sabi kung bakit daw nilalagyan nila ng mga itim-itim, kung bakit daw ang daming eyeliner dito sa mata ng baby. Tapos, yung baby massage, ayun pa guys, yung isa sa mga tatalakayin natin. Without further ado guys, pag-uusapan na natin. Simulan natin sa eyebrow. Bakit nila nilalagyan ng maitim, yung makapal na maitim dito sa eyebrow ng baby guys? Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Well, ang ibig sabihin yan guys is, simple lang, para maging makapal ang hair ng baby dito sa kanyang eyebrows. Yun lang yun. Yun lang yung ibig sabihin nun. Akala nyo kung ano. Ayan, yun lang yung ibig sabihin nun guys. Then, dumako tayo guys sa mata ng baby. Bakit ang dami niyang eyeliner dito? Nilalagay nila ng mga eyeliner at ang kakapal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng itim dito sa mata ng baby na nilalagay nila? So, ang tawag dyan guys na nilalagay nila is kajal. Para siyang parang eyeliner siya guys. Then nilalagay nila dito sa mata ng baby mula dito sa taas hanggang sa baba. Alam niyo kung bakit nilalagay nila 'yan guys? Ito din para lumaki ang mata ng baby. Huwag niyo isipin kung ano, okay? Yan lang yung ibig sabihin niyan. Para lumaki yung mata ng baby. Yun lang guys. Next, yun yung pagkakaalam ko. Kung meron pa dyang Filipina Indian na mas maraming alam, comment down below. So, para makorek ako sa aking mga sinasabi dito, sa aking mga pinagsasabi. Kasi nag-investigate lang din ako guys, yun lang. Dahil curious ako malaman kung bakit nilalagyan talaga ng mga ganun-ganun yung mukha ng baby kapag pinanganak. Next guys, dito tayo, dumako tayo dito sa noo. Ano nga ba yung nilalagay nila dito sa noo? Tapos meron pa dito. So, yung dito guys, isang tawag dito, bindi. Bakit nga ba nila nilalagyan yan guys, ng bindi, yung dito sa noo ng baby? Simple lang din guys, ang explanation dyan. Nagsisimbolize lang yan ng separation ng nanay tsaka ng baby kapag pinanganak na siya. So, nilalagyan nila dito ng bindi sa may noo. Yun lang guys, simple. Next is yung mga bangles. Ayan dito. Bakit nga ba ang daming bangles ng baby? Meron dito, merong isa dito, meron din sa paa, both na paa ay merong bangles. So, bakit nga ba nilalagyan nila yan guys? Simple lang din ang explanation yan guys. Para maipalayo sa masasamang espiritu ang baby. Diba? So, parang kahalintulad din sa Pilipinas, guys. Diba naglalagay tayo ng parang red dito sa kamay ng baby kapag ipinanganak. So, ganun din, guys. Para maipalayo sa mga masasamang espiritu. Ganun. Para hindi mausog. Ganun. Yun lang yung ibig sabihin nun, guys. Ang dami nilang guys, no? Ang dami nilang paniniwala dito sa India. Ngayon ko lang din yan, guys, na bigyan ng linaw. Kasi sobrang curious din ako guys. Then, alam nyo guys, parang sumama din yung loob ko dun sa isang video na nakita ko. Kasi parang marami yung natawa doon sa itsura ng baby guys. Kasi nga pinost, natawa lalo na yung mga kabayan natin na hindi nakakaintindi ng kultura dito sa India. Alam nyo guys, kasi dito guys, ang dami talaga nilang kultura guys. Then,
talagang sinusunod nila, guys, lahat ng kultura nila, lahat ng tradisyon nila, guys. So, ganun, kapag pinanganak talaga yung baby, ganun talaga yung gagawin nila, guys, sa baby. Yung lalagyan talaga nila ng mga abubot-abubot yung kanyang muka, ganun. So, ano, wag na lang natin kasing pagtawanan, respeto na lang natin kasi meron silang sariling kultura at meron din tayong sariling kultura. So, ganun lang yun, diba? Peace, world peace, diba? Okay guys, last topic natin guys is yung massage, baby massage, ganun. So, parang nag-viral din to guys sa, ano ha, sa may internet kasi parang nalalamog-lamog na yung katawan ng baby guys, kakahimas nila ng ganun ng oil, nalagyan nila ng oil tapos parang grabe yung pressure ng pagmasahe, ganun. Pero sa kanila guys, hindi yun hard. Soft lang yun guys sa kanila. Kasi nakita ko din yun sa ano, sa anak ng cousin ni Huda. Ganun din yung ginagawa nila guys. So, tinouch ko yung paa ng baby, tsaka yung mga kamay niya guys, sobrang tigas. Sobrang napaka-strong, grabe. Tsaka ilang months pa lang siya, guys. Nakakaupo na siya, 'di ba sa atin parang bawal pa paupuin yung baby kasi yung mga buto niya, guys, sobrang lambot pa. Sa kanila, guys, pinapaupo na nila yung baby ilang months pa lang. So, parang dito sa kanila, kaya nila ginagawa yung massage na 'yon is para tumigas yung mga buto ng baby, guys. Para ano, mabilis siyang tumakbo or mabilis siyang lumakad siguro, parang ganun, 'di ba? So 'yun lang yung mako-comment ko guys at ma-share ko sa inyo kasi curious din ako, of course, kayo curious din kayong malaman, 'di ba? So ayun, dumako tayo guys dito. Ang tanong, ready ba ako na i-adapt ko ang ganung klaseng kultura kapag nagkaanak na kami ni Huda? Pag-iisipan ko, chris lang. Sasabihin ko ang opinion ko sa question na to. Kasi guys, nandito na ako sa India, so asawa ko si Huda. Then, na-adapt ko na yung mga kultura nila guys, yung pananamit nila, pagkain nila, tawag nito, mga, minsan mga kaugalian nila, ayan. So, na-adapt ko na, parang hindi kasi mahirap sa akin yung mag-adjust. Lalo na kapag nakapag-experience kang manirahan sa ibang bansa din. So, it's easy for you to adapt things, you know. Ready na ba akong i-adapt ko, guys? So, siguro sa akin is okay lang. Wala namang problema, guys. Wala namang masama, eh. Wala namang masama. Kung nakakabuti naman sa anak ko, why not na gawin nila yun? Kung okay naman sa anak ko, diba? Kung makakabuti naman sa kanya. So, wala naman akong nakikitang masama dun, guys, na gawin... Kunyari, ni mami yung sa baby ko, i-massage niya. Pero wag lang yung sobrang talagang ganun-ganun yung inaano-ano na yung buto. So, no way. Ganun. Ano lang, soft lang guys na pag-massage sa baby. Kasi sa kanila talagang ginaganun-ganun-ganun-ganun talaga nila guys. Oh, Diyos ko! So, ayan nga guys. Pero yung mga ganito, sa may eyebrow, sa may mata, okay lang naman sa akin, walang problema guys. Pero siguro sa gabi na lang ilagay kasi kapag araw parang hindi ko alam yung reaction ko kasi syempre wala pa kaming anak. So siguro guys, mag-a-adjust din ako tungkol dyan sa issue na yan. Pero para sa akin walang problema, i-a-adapt ko siya kung kaya ko siyang i-adapt, walang problema. Kung okay lang naman din sa walang problema sa baby ko, okay lang, adapt natin. So, ayan lang guys, yung masasabi ko sa kwento na to. So, kung meron kayong additional comment down below, yun lang guys, sana nalinawan kayo kung ano yung mga nilalagay-lagay nila dito sa face ng baby. So, ayan guys, thank you so much for watching this vlog. Bye!